Isa pong mabagpalang panunod sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong kagalakan na patuloy po kayong makasama sa programang inihahandog sa inyo ng Three Points Ministries. Napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo po ay nakapagtapos ng isang quarter ng pag-aaral at ngayon tayo na naman ay magkakasama at magsisimula ng isang panibagong tema. Isang panibagong pag-aaral na nawa po ay maging madaling paraan upang sa ganun o maging paraan upang tayo'y mapalapit sa Kanya, maisuko natin ang ating buhay sa Kanya, at patuloy ng ating mga puso't isipan ay ma-concentrate o ma-focus natin sa ating mahal na Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, lubos po ang aming pagpapasalamat sa ating mahal na Diyos sapagkat tayo po'y nakakapagpatuloy na nag-aaral, nagkakasama sa pamagitan po ng ganitong plataforma. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy po namin kayong nakakasama at nawa po ay nabibless kayo sa mga simpleng pag-aaral, mga praktikal na mga pag-aaral na amin pong inihahandog sa inyo. At sa panahong ito, magsisimula na naman tayo ng panibago, ang amin pong patuloy na hiling at mithiin maging paraan ito upang mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. At sana po ay patuloy namin kayong makasama at hindi lamang po kayo maanyayahan pa natin ang mga kaibigan ninyo, mga mahal nyo natin sa buhay upang nang sa ganun mapakinggan po nila itong praktikal na pag-aaral natin. Sapagkat ang tema po natin sa pag-aaral na ito ay Three Cosmic Messages. At grabe, ano, itong pag-uusapan natin ito ay nagpapakita o ito ay doon pa lamang sa tema natin ay ito ay may kinalaman sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap, mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan, at kung paanong tayo ay patuloy na nangangailangang magpasakop at isuko ang ating buhay sa Kanya. Para po sa pagsisimula ng pag-aaral na ito, ang ating pong title o ang topic ngayon ay pinamagatang Jesus Wins, Satan Loses. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Elexiz Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay, nakikinig sa paglilingkod ng Three Points Ministries at isa pong kagalakan na patuloy pong makapaglingkod sa inyo at napapanood din po tayo, napapakinggan, nasusubaybayan sa Hope Channel Philippines. Grabing buti ng ating Panginoon sapagkat tayo po'y patuloy na nakapagpapahayag ng kanyang salita sa mga social media platforms, sa television, at maging sa mga radyo at sa marami pang iba. Purihin ang Panginoon sapagkat nagagawa po natin ito at nakakarating ang pabalita ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang dako. At nawa po mga kabin, mga patid, nasan man kayo, sa anumang plataforma, sa anumang paraan na kayo ay sumusubaybay at nakakasama namin, nawa po ay patuloy tayong magpakalapit sa ating mahal na Diyos. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo, paki-like, paki-subscribe, follow, paki-hit ang notification bell upang nang sa ganun ma-notify po kayo sa bawat pag-aaral na aming ginagawa. Ano po, may mga iba't ibang mga schedule, mga pag-aaral na ginagawa po ang inyong lingkod at nawa po ay makasama rin po namin kayo doon upang nang sa ganun ay mas marami pa pong mga praktikal na mga leksyon ang ating mapulot. At hindi lamang po 'yon, kung kayo ay lagi na namin kasama, alam niyo na. Pakipindot nyo ang share button o i-copy nyo ang link at i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay para makinabang po sila at nawa po ay kapulutan nila ng aral. Ito pong practical na pag-aaral. Itong practical na treatment po natin sa ating pag-uusapan ngayon. Again, ang tema po natin, Three Cosmic Messages, at sa pagsisimulang pag-uusapan natin, Jesus Wins, Satan Loses. And of course, as always, I want to say thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid na patuloy pong sumusuporta, sa patuloy pong nagsishare ng kanilang mga biyaya, ng kanilang mga blessings upang nang sa ganon, ang ating gawain ito ay makapagpatuloy. Hindi po namin ito magagawa sa aming mga sarili, ngunit salamat sa ating Panginoong Diyos na kayo po'y ginagamit upang nang sa ganon
makapaglingkod po tayong patuloy sa online at hindi lang po sa online, maging sa mga face-to-face ministries na ating ginagawa. Maraming salamat po at nawa po'y patuloy kayong pagpalain at patuloy pa kayong sumuporta sa ating gawain. Okay, so ngayon po, sisimulan natin ang pag-aaral na ito. Simulan po natin sa paghingi ng kalakasan at katalinuhan sa ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay po ninyo upang nang sa ganon kami ay magkasama muli. Upang nang sa ganon ay saliksikin, pag-aralan, mag-reflect, pag-meditate sa mga magagandang leksyon at hindi lamang po yun upang makilala po namin lalo pa ang inyong karakter. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili, kami mga mahihina. Hindi po namin magagawa ito sapagkat kami po ay makasalanan, ang aming mga isipan ay naapektuhan ng pagkakasala. O mahal na Diyos, kailangan po namin ng katalinuhan, ng karunungan ng gagaling sa inyo. At nawa po mga pag-uusapan namin ay maging paraan upang nang sa ganun makilala namin kayo at makapagtiwala kami sa inyo. Pangunahan niyo po kami ngayon. Maraming salamat po na kami po ay nakakapag-aral pa rin patuloy sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay sumusubaybay, nakikinig, anong oras man na kayo ay nakakasama namin sa pag-aaral na ito, isa pong napakalaking kagalakan na makasama kayo sa pag-aaralan natin ito. Again, we are starting a new series, 3 Cosmic Messages, at ang topic po natin ngayon, Jesus Wins, Satan Loses. At alam po natin yan sa buong banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay nagtagumpay at patuloy pang magtatagumpay. Nagtagumpay noon, nagtatagumpay at magtatagumpay. At ang kaaway ay tunay ngang talo. Ngunit sa mundong ating ginagalawan ngayon, para bang ang dating ay ang kaaway ang nagtatagumpay. Makikita natin ang epekto ng pagkakasala na mga tao ay namamatay, nagkakasakit, may mga bagay na nangyayaring hindi natin maunawaan na para bang ang dating nito ay natatalo ang ating Panginoong Diyos. But in reality, when you read the scripture, it is very clear that Jesus wins or Jesus already won the battle for us. Ang ating pong talatang susi ay matatagpuan sa Revelation 12:17 at ang sabi ganito, "And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offsprings who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ." So dito po mga kapatid, sa pag-uusapan natin ito, ito po ay aklat ng Revelation. We will be focusing our study in Revelation 12. At ito pong Revelation 12, well, sa mga ngayon pa lamang po mag-aaral ng banal na kasulatan, especially in the book of Revelation, this is a prophetic book. Pero maganda po, yung mga bagay na ginamit na mga simbolo ay pumapatungkol sa mga bagay na ito ay ginamit na simbolo upang pumatungkol sa isang karakter o sa isang sitwasyon. At ang maganda po ay mismong sa banal na kasulatan ay matatagpuan natin yung paliwanag. Ano po dito, lalo sa Revelation 12, halos daroon po yung paliwanag. Well, of course, since it's a prophetic book, again, mga kaibigan, mga kapatid, this will require that God illumine our minds and help us to understand. And as always, we will try that even though this is a prophetic study, we will try to be as practical as we can so that yung lesson ay mapupulot natin at hindi lamang po yun, magiging kapakinabangan at makikita po natin na ang pag-aaral ng propesiya sa banal na kasulatan ay relevant sa ating mga buhay sapagkat may mga mapupulot tayong leksyon mula po rito. Okay? So sana po maging magandang pag-aaral ito sa ating lahat, makatulong at makita natin na tunay ngang si Kristo ay nagtagumpay at magtatagumpay pang patuloy. At ito mga kaibigan, mga kapatid, of course, as usual, ang ating pong pag-aaral, I always summarize it into 3 points. Okay? 3 points. Para po madali ninyong maalala, madali ninyong ma-share sa inyong mga kaibigan at sa mga kapatid. And again, lagi ko po itong sinasabi, disclaimer, I am not saying that
Ito pong pag-aaral na aming inihatid sa inyo ay narito na ang lahat ng mga leksyon na inyong mapupulot. No, wala po kaming ganyang statement o wala po kaming ganyang pananaw. All we want to do is to share with you ang aming pong reflection, ang aming pong napulot na aral, at hindi lamang po yun, nawa po'y makatulong sa ating mga praktikal na mga buhay. Of course, we encourage everyone to continue to join and study ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po, hindi lamang sa amin, makinig kayo sa iba, pag-aralan nyo po mismo, kayo po mismo maganda mag-aral, and for sure, the Lord will impress you with some lessons that we have not talked about dito po sa ating pag-aaral na ito. But at the end of the day, mga patid, I just want to share with you 3 points. And the first letter C ay nilagay ko po dito ay controversy. Okay? Since we are talking about Jesus wins and Satan loses, it means that there is a controversy. But from the title itself, the good news is even though there is a great controversy, may malaking tunggalian o labanan, laban kay Jesus at sa kaaway, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na. Ayun ang maganda. Ano po? But the point is, there is a controversy. At ang sabi sa Revelation 12:7-9, where this controversy started is that now war arose in heaven. Michael is in, and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, and the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world, he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Okay, no? So makikita po natin yung Michael, nakikipaglaban sa mga anghel ng kasamaan, o yung dragon, yung si Michael at ang kanyang mga kasama, at ganun din yung dragon at ang kanyang mga anghel. At pinaliwanag dito na yung dragon ay walang iba kundi siya rin yung serpent. Ano po na sinasabi sa Genesis, siya mismo si ang devil o si Satan. O pag binasa pa at pinag-aralan pa nating mabuti, ito ay pumapatungkol kay Lucifer. At alam po ninyo, yung controversy, it started nang itong si Lucifer ay nagsimulang magduda sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Nang tingin niya ang Diyos ay hindi mabuti, ang Diyos ay hindi fair. Okay? At alam po ninyo sa mundong sa ating ngayon, sa ating mundong ginagalawan, talagang normal na nangyayari na merong mga iniisip madalas na no matter how much you try to be fair, people will say that, oh, you're not fair. Pero ang nakakagulat nito ay ito ay nangyari sa lugar sa panahon na wala pang pagkakasala. Isang lugar na kung saan ay everything was peaceful and there was, alam mo yun, parang walang dahilan to doubt the goodness of God, but still, you know, this shows that we have the freedom. And even the angels, they have the freedom. At si Satan, ang ginawa niya po ay yung freedom niya, he used it against God. He used it para nang sa ganun ay isipin na hindi mabuti ang ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yun, hindi lamang siya, he tried to convince other angels to join him. And then, because of that, there was war in heaven. Okay? So, alam po ninyo, isang practical na lesson na mapupulot natin dito, ano, yung makikita natin dito yung pagkakasala ni Satan. Yung coveting, ano, yung nagko-covet siya sa kagustuhan niyang maging gaya ng Diyos. O nandito rin marahil, titignan natin yung jealousy, yung greediness, ano, yung when you are not contented with what you have to the point that you want to step on others, nangyayari din po. Ano po? So isang practical lesson that in this controversy, it started in the heart of the enemy, the heart of Satan, and there was, let's say, jealousy, covetousness, and greediness in his heart. At kung ito ay meron din sa ating mga puso, ito ay maaari ring magdulot na katulad ng nangyari sa kaaway, katulad ng nangyari kay Satanas, mangyari rin sa atin na tayo po ay magsisimulang manira ng ibang tao at makipag-away sa ibang tao. Ano po, yung magsisimula tayong gumawa ng mga kwento laban sa ibang tao. Inalam po ninyo, madalas ay naririnig ko yung tinatawag na crab mentality. Ano po, yung you pull each other down. Sa halip na kayo magtulungan na maitaas ang isa't isa, magtulungan na at iparamdam ang pagmamahal sa isa't isa, ang nangyari po ay nagsisimulang, alam mo yun,
nagsisimulang hilahin ang isa't isa at nagsisiraan. At ito ay posibleng mangyari. Ano po? Sa atin din naman. Ano po dito po sa nakikita nating pangyayaring ito? And don't forget that in this controversy between God and Satan, ang nangyayari po mga ben, mga kapatid, we are affected by this because Adam and Eve sinned against God. They also committed the same mistake of coveting that they want to be like God. And alam po ninyo, it's not an excuse dahil tulad ng sinabi ko kanina, posibleng tayo rin sa ating mga puso ay we are greedy, covetous, and we are jealous, and we are reaching that point na parabang we want to step on others, na hindi tayo masaya sa success ng iba. Ano po, nakakaramdam ba kayo ng ganyan, mga kaibigan, mga kapatid? O baka may mga pangyayari sa buhay ninyo na ganyan ang nangyari, na naging successful kayo, hindi naging masaya yung mga tao sa paligid ninyo, o kayo naman may mga taong ibang nagiging successful at baka sa puso ninyo ay hindi kayo nagiging masaya, tagsimula kayo magsabi, oh, kaya ko namang gawin yun, bakit siya pa inapil? Di ba may mga ganyan pangyayari? Ano po? So makikita natin that the controversy that began in heaven, and it's still a controversy na nangyayari sa panahon natin. Na ganun din na nangyayari na ang ginagawa ng kaaway, he wants to convince us that God is not fair, God is not loving, God is not merciful, at ang Diyos ay hindi just sa kanyang mga desisyon at sa kanyang mga ginagawa. Ano po? And so, we are in this great controversy between God and Satan. Ano po, tayo ay apektado nito. And every day, we need to remember that there is a great controversy. Alam po ninyo, lagi ko pong naaalala yung sinasabi ni Pablo, na we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and power. Na nagpapakita at nangangahulugan na ang ating kaaway ay hindi lamang yung kapwa laman, kundi merong sa likod nito ay puwersa ng kaaway na hindi natin kayang talunin sa ating mga sarili. Na tayo ay maaring madala nito, and that's why if we do not have Jesus in our hearts, if we do not have Jesus sa ating mga buhay, we will definitely lose in this great controversy. Siguradong tayo ay matatalo. At alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, itong kaaway ay napakatuso at sa sobrang katusuhan, sa sobrang, alam mo yun, nakumbinsi niya ang one-third of the angels. At ang sabi sa Revelation 12:4-5, ano po? His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. She gave birth to a male child, one who is to rule all the nation with a rod of iron, but her child was caught up to God and to His throne. So dito mga kaibigan, mga kapatid, mapapansin po ninyo na in heaven, Satan was already defeated. Natalo na siya ni Michael. Alam nyo, may isang pag-aaral about Michael. And alam po ninyo, they are saying na itong Michael is in reality Jesus, because Michael is who is like God. Ano po? So again, that's a long study, but we will not so much again deal with that. Gusto nating kunin dito yung practical na mga leksyon mula po dito sa ating pinag-aralan. Pero ang point po sa binasa nating talata, nakumbinsi pa ng kaaway yung one-third of the angels, and then alam po ninyo, because he did not win against God, against Jesus, ano po, against Michael, ayan, doon sa langit, ang nangyari when he was already, alam mo yun, nandito na siya sa earth, of course, nagtagumpay siya, natuksuin itong si Adan at saka si Eva. Ang nangyari po, ang sabi po dito sa verse 5, ano po? A man, one who is to rule all the nations with a rod of iron. At alam po ninyo, in the Bible, a rod is a symbol of dominion or rulership. A rod of iron is a symbol of an unbreakable or powerful, invincible rulership. Ano po? So ang ginawa ng kaaway ay sinubukan niyang atakihin walang iba kundi itong batang ito na ipinanganak. At alam po natin, kung titingnan natin sa kwento ng banal na kasulatan, walang iba, ito'y pumapatungkol doon sa kwento ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya'y ipinanganak, ano pong nangyari? Si Herod wanted to kill
Jesus. Bakit? He was afraid na ang mangyari ay makukuha yung kanyang trono. And so ang ginawa po niya, nung narinig niya ang pabalita o yung balita ng mga wise men na sila ay hinahanap nila yung star, hinahanap nila kung saan ipinanganak ang Messiah upang nang sa ganun sila ay makapagpuri, makapagsamba. At ang sabi ni Herod, ah sige, I also want to worship him. But in reality, he wants to kill the child because he sees it as a threat to his kingdom. At ang ginawa po, pinapatay yung mga bata na 2 years old below. Huh? So, makita, he tried. But of course, the Lord saved his child. The Lord, God, made a way para sa ganun ng ating Panginoon Jesucristo ay makapagtagumpay. And so we see again in this controversy between God and Satan that all throughout, Jesus or God is victorious. Tagumpay ang ating Panginoon Jesucristo at hindi nagtagumpay ang kaaway. And so ang magandang pwede nating kuning leksyon dito. Yes, sa araw-araw na ating buhay, ang kaaway ay, alam po ninyo yun, sa ating mga isipan, yung controversy is happening, will I join God? Will I be on the side of Jesus or on the side of the enemy? And Satan is trying to convince us to be makasama dun sa kaniyang side. Ano po? Pero ang dapat nating alalahanin, sa lahat ng instances na sila ay nag-meet, ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtagumpay. Siya'y nanalo. And because of that, in this great controversy where we are in right now, the controversy of God and Satan, and dahil nagkasalat si Adan at Eva, na tayo apektado nito, kung tayo'y mananatili sa side ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay tagumpay kay Kristo. Amen? Pero we cannot deny the fact. There's a controversy. It started in heaven. And Satan is already defeated, but he's trying his best para nang sa ganon tayo ay patuloy na maapektuhan nito. And every day, mga kapatid, it is a struggle. It is a struggle kung tayo ba yung mananatili sa Panginoon o tayo ay, alam nyo, makukumbinsing lumayo sa ating Panginoon. And so I hope and pray that yes, there is a controversy, but let's all be inspired and to see that all throughout, Jesus won. Jesus won the battle for us. Siya'y nagtagumpay at dahil sa kanyang pagtatagumpay, wala tayong dapat katakutan dahil pag tayo nakatingin sa kanyang pagtatagumpay niya ay pagtatagumpay natin. At mamaya po, ano po, mas bibigyan ko pa po ng pansin yung bagay na yan. Pero ang point na gusto nating idalin muna dito sa ating first letter C, there is a controversy. Okay? There is a controversy. At maging tayo, mga kaibigan, mga kapatid, tayo mamimili nasan tayong side. Nasa ating Panginoon Jesucristo o nasa kaaway. And again, we will talk more about that in the last point. But in this point, there is a controversy. But the good news is, tagumpay, victorious, conqueror, ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga panahon that Satan tried to make war, to destroy him. No. He was unsuccessful. And that's why the Bible says in 1 John, kung di pa ako nagkakamali, greater is he who is in you than he who is in the world. Kung nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat yung kalakasan at kapangyarihan nang gagaling sa kanya is available for us. But the point is, Jesus won the battle. Nagtagumpay ang ating Panginoon Jesucristo. Jesus wins. Kaya kaya po ang ano dito, mga kaibigan, mga kapatid, yes, controversy, but we do not need to fear. Dahil tagumpay ang ating Panginoon Jesucristo. At alam nyo kung pag-uusapan pa natin itong mabuti, the cross of Christ, yung destruction that Satan tried na gawin sa ating Panginoon Jesucristo, alam mo yun, yung talagang pahirapan ng katawan, the agony of sin, Jesus was carrying it. Ano po nangyari? Yung destruction that Satan wanted to do, it was used by the Lord as a way para nang sa ganon, we can all access to that what we call salvation.
yung destruction sa cross. Yung makikita mo ang cross ng destruction, ng dugo, ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo ay duguan, sugatan, at yun ay symbol ng kahihiyan, yung cross, but it was used. Nagkaroon ng panibagong meaning na yung cross is no longer just a symbol of shame. Yes, it is a symbol of shame, but at the same time, it is a symbol of God's grace and love for all of us. And even at that point, tagumpay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, nawa po, manatili tayo sa side ng ating Panginoon. Kayo, may tanong ako sa inyo. Ayan, bago tayo magpatuloy din sa second point natin. Kung kayo ay nanonood ng isang laro, nanonood kayo ng isang laro, anong gusto ninyo? Yung team ninyo nananalo o natatalo? Eh, siyempre, di ba gusto natin yung nananalo? Di ba gusto natin nananalo? Yung ating team, kung sino yung ating, alam yun, yung parang yung ating chinichir, gusto natin sila ang manalo. We don't want to be on the losing side. Okay? We don't want to be on the losing side. And alam po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, in the same way, I hope that we feel that we do not want to be on the losing side because the Bible declares that Satan is already defeated. Jesus is the winner. And I hope that we want to be doon sa side niya sapagkat sa kanya siguradong tagumpay. Amen? So number one, we talk about controversy. Now let's go to number two. Of course, there is a controversy. Now let's look at the church. Kasi bakit po? Nung nakita ng kaaway na siya hindi makapagtagumpay laban sa Diyos at maging hanggang doon sa cross ng Kalbaryo, Jesus was victorious. Ang ginawa po niya, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa church. Doon sa mga nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Revelation 12 verse 6, "And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, in which she is to be nourished for 1,260 days." Alam niyo, mga kaibigan, mabatid, ang habang pag-aaral nito, pero again, we will try to deal with this practically and hopefully kung may pagkakataon tayo, we will try to deal with it in a deeper manner and deeper way. Pero ito pong 1,260 days, ito ay, alam nyo po, sa prophetic na pag-aaral, pag sinabing days, yung one day is to one year. But of course, this is referring to prophetic book. Hindi lahat ng may mabasa kayong day is automatically equivalent to one year. Pero dito po ay yung 1,260 days, is referring to 1,260 years. At ang sabi po dito, yung church daw po, yung woman who fled into the wilderness. Alam niyo, mga kapatid, baka sabihin niyo, teka pastor, parang nakakalito, yung woman doon sa kanina, sa binasa natin sa Revelation 4 and 5, it's referring to Mary. Kasi she gave birth, di ba? Bakit ganun? Pagdating na sa chapter sa verse 6, ito na yung nagre-refer sa church. At alam nyo, mga kapatid, kasi again, mga kapatid, it is a symbolical book. At kung titignan po natin yung pattern dito, yung woman, most of the time, is used as a symbol for the church. And yung harlot is used as a symbol for Babylon o yung oppose to the bride of Christ. And so, yes, it's Mary who gave birth to Christ, but at the same time, it is a representation of the church or the people of God who believes in God, na naniniwala sa ating Panginoong Diyos. At ang nangyari po, pagdating sa verse 6, he fled into the wilderness, at yung 1,260 days, ito po yung tinatawag na panahon ng kadiliman na kung saan ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi po basta-basta pinahihintulutan. Ito yung panahon na kung saan ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi basta available for everybody. Ito yung panahon na kung saan ay aasa ka lamang sa mga pinapangaral at wala kang masyadong access o hindi lang masyado, kundi wala ka talagang access na sa iyong sarili upang mabasa ang salita ng ating Panginoong Diyos. But ang sabi diyon ay the Lord prepared a place for the church. Na ibig sabihin sa panahon ng kadiliman, may mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung woman na yung church referring to God's church, mga nananampalataya sa kanya na
ininonoris ng ating Panginoon, iniingatan sila, at mapag-aaralan po ninyo, ang gandang pag-aaral nito, in the end, at the end of the 1,260 years, ang nangyari po, makikita po ninyo yung development at nagsimulang lumabas muli yung mga tao, mga reformers na nagsasabing talagang kailangan nating mabasa ang salita ng ating Panginoong Diyos. But the point is, during the darkest hours, it seems like natatalo ang bayan ng Diyos, but no. God prepared a place for the church where they will be nourished. And one practical lesson that we can learn here, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang iglesia. Hindi pababayaan ng Diyos tayong lahat. Amen? Meron siyang inihanda. At alam po ninyo, kung i-relate natin sa ating mga practical na mga buhay, may mga pagkakataon that we doubt. Para bang tayo pumapasok sa isang madilim na kalagayan na hindi natin maunawaan kung paano ang ating gagawin, and then we will just be surprised na merong nakalaan ang Diyos na magandang plano, nakalaan siyang lugar, nakalaan siyang mga resources, na masasyak na lang tayo. Na, wow, grabe Lord, hindi ko inasahan ito. Talampunin niyo mga pati, bilang isang pastor, bilang isang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na talagang, alam niyo, aktibong pumupunta kung saan-saan, I am truly amazed and blessed with how God is preparing the place. Alam niyo, lalo ngayon, literally, pumupunta po na ang iba't ibang lugar ang inyong lingkod. And it's amazing how God is preparing a place for me to be able to stay. At alam nyo, ang inyo naman pong lingkod, hindi, eh, sabi ko nga po eh, kahit na basta may mahigaan lang yung likod natin, ano, at tayo makakatulog, makakapahinga. Ano po? Pero ang point ko, grabe how the Lord is preparing a place for His people. And I'm just trying to imagine, alam mo yun, yung time na you are so down, depressed, you don't know what to do, na para bang, alam mo yun, lalo na pumunta ka sa isang foreign na lugar, hindi mo alam anong gagawin mo. Ah, naalala ko na minsan na pinuntahan akong lugar, mga kaibigan, mga kapatid. Talaga, eh wala, hindi ako makakonect sa internet. Hindi ko ma-reach out yung lugar o yung tao na aking contact. At alam niyo yung ginawa ko, lumabas na lang ako doon. And then I'm just praying to the Lord. Lord, I said, Lord, bahala na po kayo. Hindi ko po makontak, hindi ko po alam kung sino po yung susundo sa akin. Hindi ko rin po alam yung itsura niya. And then alam po ninyo, habang naglalakad ako, sabi ko, sino kaya dito? Lahat. Tapos alam nyo, of course I cannot disclose yung lugar na mga aking pinuntahan, pero ang point mga kapatid, alam nyo paglabas ko habang ako'y naghahanap at nagpe-pray na lang ako, suddenly someone came to me at ang sabi, ikaw ba ay ano, of course sa in English sabi niya, ikaw ba ay Adventist, ikaw ba ay galing ng Manila, Philippines? Sabi ko, oh, yes, it's me. Oh yes, sabi niya, kami yung ano mo, kami yung susundo sa'yo. And then they started introducing themselves. And that, ang point mga patid, masasyak ka. Na, oh, grabe Panginoon, I don't know what to do. Alam mo yun, parang hindi mo nalang gagawin mo. Hindi, wala kang makontak. Wala talaga. Tapos nasa ibang lugar ka pa, ibang bansa pa. Tapos marami ka pang mga naririnig na mga balita tungkol doon sa lugar na negatibo. Pero ang point mga patid, the Lord is preparing something. And I'm just imagining na yung church, etong woman, etong church, nung panahon ng kadiliman, the Lord has been taking care of the church. And pag-aaralan po natin, napakagandang development niyan. Napakagandang mga pangyayari kung paanong yung salita ng ating Panginoong Diyos ay napanatili sa panahon nito ng kadiliman na hindi pinapahintulutan na maaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. At hindi lang yun, pagbasa pa natin sa Revelation 12:13-14. And when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to a male child, but the woman was given two wings of the great eagle so that she might fly from the serpent into the wilderness, to the place where she is to be nourished for a time, times and half a time. Ayan, yung time, times and half a time. Again, it is also referring to 1,260 days. Okay? Again, mga patid, isang maabang paliwanag na naman yan. Pero ang gusto natin punin dito ay practical. Teka lang, Pastor, meron po akong isang tanong. Dito po sa Revelation, napansin ko po, babasahin nyo po yung gitna, tapos bigla kayong magpupunta sa taas, may babasahin kayo bigla sa dulo. Bakit po ganun yung pagtriatrato natin ng pagbabasa natin itong Revelation? Hindi po ba dapat start tayo ng verse 1, ganito, ganyan? Ang point, mga kapatid, ito po ay Hebrew style of writing.
Ano? Hebrew style of writing. Ano po yung ibig ko sabihin sa Hebrew style of writing? Meron silang tinatawag na chiasm or parallelism. Na ang nangyayari po ay naka-arrange ng parang paganyan po, paganyan, mga kaibigan matid, naka-arrange ng paganon, at ang nangyari po ay may tinatawag na parallel, yung dito ay parallel, yung dito parallel, and then dito po merong ine-emphasize na point na mahalaga. And so that's why, napapapansin po ninyo, ay pupunta tayo dito, babalik tayo doon, eto mga patid is a style of writing. Ano? Inuulit nila yung thought, inuulit nila yung point, kaya mapapansin nyo po dito, ulit-ulit din binabansin na yung dragon was thrown down. But it was already mentioned in verse 9, in verse 8. Imi-mention din ito sa verse 3, verse 4. So ito mga kapatid ay mahalagang maintindihan natin when we study the book of Revelation. But again mga kapatid, hindi masyado, hindi yan ang pinaka-main point natin. Ang gusto natin kunin dito sa practical na panahon, yung church o yung bayan ng Diyos, at times of severe persecution, God provided for His church. As He did then, He will do the same for His end time remnant. Kung paanong ginawa ng Diyos noon, gagawin pa rin ng Diyos ngayon. He will always provide. Amen? At alam nyo mga kapatid, I'm a witness. I experience how the Lord can provide. Hindi lamang po, alam nyo, lagi ko po itong naikikwento pag ako'y dumadalaw sa mga churches face to face. Kinikwento ko yung aking testimony. At alam nyo, hindi ko kinikwento yun masyado dito sa online. Kasi gusto ko pong i-reserve yung kwento ngayon when I visit places. Kaya ka, pag minsan, alam nyo yun, basta bagong church yung aking pupuntaan, yun ang ikinikwento ko kasi I just want to look back and inspire people as well that truly God provides, na ang Diyos hindi magpapabaya. And even today, in the ministries that we are doing, grabe makamayon mga patid, itong online ministry that we are doing. Alam nyo po, by God's grace, itong 3 Points Ministries, it's been 3 years by God's grace. 3 years, mga kapatid ko. 3 years, mga kaibigan ko. 3 taon ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi bakit po sa aming mga sarili, hindi po namin magagawang makapagpatuloy dito. Pero grabe ang Panginoon, how He provides. Para nang sa ganun ay ang gawain ay makapagpatuloy. Grabe kung paano, nagugulat na lang po kami. Kung paalam yun, yung may mga times that you have expenses, may mga kailangan kang bayaran ganito, may masisira kang gamit, na kailangan mo, and then suddenly, you know, how the Lord will provide, of course, alam nyo, of course, at times, ano, we need, yung, of, alam nyo mga patid, pagdating sa gawain, we are always all out. Kami ni na misis, ano po, all out. Pag kailangan gastusin yung ating salary at lahat, we will use it for the glory of God. Pero alam nyo, minsan, pag talagang alam nyo, malaki-laki yung kailangan, grabe mga kaibigan, mga kapatid, how the Lord will provide para na sa ganun ang gawain ng makapagpatuloy. And especially now, na ang inyo pong lingkod is very active in visiting places, visiting churches all throughout dito po sa Pilipinas, nila sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. At alam po ninyo, nagte-training tayo, pumupunta tayo. Grabe mga kapatid, how the Lord provides. At alam po ninyo, tulad po ngayon na ang inyong lingkod ay nagte-training po sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa. Alam nyo, minsan mga kaibigan, mga patid, we will be invited to go there for, alam nyo yun, for ilang days, ilang araw, at ang mangyayari ay, alam nyo yun, isang training lang, pero alam nyo yun, you still want to do more, kasi bakit? Gusto mong mas marami pang matrain ng mga tao, mapaglingkuran ng mga tao. And so, ang gagawin po natin, ano, magpapa-organize pa tayo ng iba pang, alam nyo yun, makadalaw tayo sa iba pang lugar, iba pang place. Pero syempre, alam nyo naman, when you are out of the country, yung mga bawat galaw mo, it means that you have to spend. Ano, you have to have extra budget para lang sa ganun, magawa mong makadalaw pa sa ibang lugar at makapaglingkod. At alam nyo mga kapatid, sa kagustuhan nating patuloy na maglingkod, alam nyo yun, yung walang masayang na araw, oras, sa paglilingkod, grabe mga kapatid, how the Lord continues to provide. Especially pag tayo yung nag-organize ng mga pangangaral, grabe how the Lord
continues to provide. And I'm sure may mga sumusubaybay sa atin ngayon na talaga pong sila yung mga ginagamit ng Panginoon to support the ministry. Again, we want to praise the Lord na nagpapagamit kayo. At kung kayo naman ay sumusubaybay, sumusuporta kayo sa gawain ng inyong iglesia, may mga sinusuportahan kayo, mga ministries, ipagpatuloy nyo po yan, ipinapanalangin namin kayo, at ang aming hiling at dalangin, patuloy pang kayo imagamit ng ating Panginoon para nang sa ganon, ang gawain ay hindi mahadlangan at ang gawain ay makapagpatuloy. Amen? God provides. Kaya naalala ko nung ako'y bata pa lamang, nung ako'y nagsisimula pa lamang, ang sabi sa akin, Elexiz, Lex, kailanman huwag kang mangarap ng maliit sa gawain ng ating Panginoon. Kailanman huwag kang magpaplano ng mga bagay na kaya mo lang. Kung magpaplano ka, mangangarap ka para sa gawain ng Panginoon, pangarapin mo yung mga bagay na merong faith factor. Yung mukhang imposible, huwag kang aasa doon lamang sa budget na meron ka. Huwag kang aasa doon sa kayang arukin lamang ng iyong kaisipan. Kailangan laging may lugar na ang Diyos ay gagawa. And truly, God will always provide. God provides. I'm a witness, mga kapatid. I'm a testimony of how God provides. Kung paano may mga kapatid tayo na talagang, alam nyo, meron tayong isang kapatid na kausap ko lamang nito mga nakaraang linggo. Nakita ko yung kanilang ginagawang napaka-aktibong, grabe ang kanilang mga business marketing at lahat. Sobra, grabing sipag, grabe, halos wala ng painga. Punta dito, punta doon. At ang sabi nila sa akin, Pastor, we are doing this kasi meron kaming gustong ipatay yung church. At gusto na naming mabuo yung budget para nang sa ganun, masimulan nang maitayo itong magandang church na ito. Grabe mga kapatid ko. Nawa po'y patuloy tayong magamit ng Panginoon. Pero ang point ko sa anumang pagsubok, problema na ating pinagdadaanan, God will always provide. Sometimes He provides the way when you don't know the way. Sometimes He provides the wisdom when you do not know how to go about it. Sometimes He provides people who will help us to understand His plans na mas maganda. Anuman ang sitwasyon, I'm sure, and I experience it, and I believe that Jesus will always provide. Amen? So number one, controversy. Number two, we look at the church. How Satan is trying to attack the church, but God will always provide. In this story, God provided the place para maging ligtas ang kanyang iglesia. Ngayon, nakita po natin sa anumang subok ng kaaway na siya ay sirain ng ating Panginoong Diyos, sirain ng iglesia ng Diyos, kailanman ay hindi siya nagtagumpay, siya ay laging panalo. Jesus wins. And so the last letter C, choice. What is our choice? What is your choice, my friend? Kaibigan, sa iyong pagpili, saang side ka? Nasa panig ka ba ng Panginoon? O nasa panig tayo ng kaaway? At ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa Revelation 12:11, and they have conquered Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. Ang sabi dito, mga kapatid, yung pagpiliin natin ay piliin natin ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak dahil sa kanyang kamatayan at pagmamahal sa atin, tayo'y makapagtatagumpay. At ang sabi pa dito, sila'y nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, lalo pa natin, lubos pa natin nakikilala ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin. But we can only win if we make that decision today to surrender our lives to Jesus and to hold on to His righteousness by His blood. We are forgiven. Kaya ang sabi sa Filipos 3:9, found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. So nandito makikita po natin yung konsepto ng righteousness by faith.
We are victorious in Christ. Hindi tayo maliligtas sa ating mga sarili. Kailangan nating patuloy tumingin sa ating Panginoon sa Kristo. And alam po ninyo, yung woman o yung church, yung iglesia ng Diyos, ay laging nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Lagi nilang inaaral ang salita ng Diyos para makilala pa anong klaseng Diyos ang kanilang pinupuri at sinasamba. Kaya sabi dito, tingnan ninyo, we are redeemed, victorious, and saved, not because of our own merits, but because of Christ's victories in our behalf. Dahil sa pagtatagumpay ng ating Panginoon sa Kristo, tayo rin naman, pag tayo nanampalataya, tayo ay tagumpay. Tagumpay kay Kristo. We are victorious as well. We are conquerors in Christ. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. And so let's make that decision today to be with the Lord because si Jesus laging panalo. Ang kaaway laging talo. Manatili tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Alam ko po mga kaibigan, mga kapatid, ang kaaway gumagawa ng paraan-paraan ng sa ganun ay madistract tayo, mawala tayo sa panig ng Diyos. Sa panahon ng ating pagbagsak, pagkukulang, pagkakasala, sa panahon na tayo'y nagkakamali at nakakalimot sa ating Panginoong Diyos, I hope and pray na huwag tayong manatiling nakabagsak, huwag tayong manatiling nagkakasala, huwag tayong manatiling bumabagsak. Sa panahon na mangyayari mga bagay nito, tumingin tayong muli sa ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dugong dumanak, ang kanyang katawan na nagkasugat-sugat para nang sa ganun tayo'y mga ligtas sapagkat sa ating mga sarili, wala po tayong magagawa. At hindi lamang yun, ang sabi pa sa Revelation 12:17, oh yes, they have conquered by the blood of the Lamb, they are studying the Bible, ang sabi pa sa Revelation 12:17, then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offsprings. Ayan, no? May rest, yung woman, and then there's the rest of her offsprings, yung remnant, on those who keep the commandments of God and hold on to the testimony of Jesus and stood on the sand of the sea. Ang sabi dito mga kapatid, mga batid, ano? Yung woman and then the rest of her offsprings, yung remnant na tinatawag, ang sabi, they are those who have decided to, of course, to accept Jesus, to believe in His sacrifice, and they are keeping the commandments of God and they hold on to the testimony of Jesus. They hold on to the Word of God. They hold on to the point, mga kapatid, mga batid, that they do not love their own lives. That even up to death, they will obey God rather than men. Susunod sa Diyos. Mga kapatid, mga kapatid, what is your decision today? Do you accept Him as your personal Savior? And if we accept Him as our personal Savior, kamusta po yung pag-aaral natin ng salita niya? Kamusta po tayo sa mga bagay na kanyang sinasabing ating gawin? Sinusunod ba natin ito? Again, we obey not because we want to be saved. We obey because we have already experienced the saving grace of Christ. And so we continue to make that choice to obey God because in obeying Him, we stay in His presence, we stay in His love. We want to stay in His presence, we want to stay in His love. Ang kaaway sasabihin, huwag ka nang sumunod. Hindi na mahalaga ang pagsunod. Minsan pa nga, alam nyo yun, ipagmimix pa yan eh. Eh, nanampalataya ka na kay Kristo, huwag ka nang sumunod. Okay na yan, ligtas na na. Wala na, hindi na mahalaga ang obedience. Pero hindi po ganun. Malino po dito, they believe in Christ, they believe in the righteousness of Christ, but that righteousness of Christ na imputed in the person will be imparted in a sense na susunod po tayo. Pero kailanman yung ating pagsunod ay hindi magiging basis sa kaligtasan. Pero yung ating pagsunod nagpapakita na tayo ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita sa ating paglakad kung talagang tayo ba'y mga mananampalataya, tayo ba'y mga Kristiyano. Kaya po ang sabi dito, Earth's last war is not centered in the Middle East and the various conflicts there. It is centered in the minds of God's people scattered all over the world. It is a battle between two opposing
forces, Christ and Satan. Kaya, we need to make that choice. We need to make that decision na tayo nasa panig ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay tagumpay. Sapagkat siya ay nagtagumpay. At to end, sabi po dito, Revelation 12 describes Christ's triumph in the conflict. And all we have to do, using our free will, is choose to be on His side, the winning side. Kaibigan, kapatid, nawa po'y na-bless kayo. At nawa po'y gawin ninyo ang decision ninyo ngayon na piliin ang panig ng ating Panginoon. Kung meron pong sumusubaybay ngayon nanonood sa unang pagkakataon at hindi mo pa isinuko ang buhay mo sa ating Panginoon, inaanyayahan kita, kaibigan, ipasakop mo ang buhay mo sa Kanya. Ipasakop mo sa Kanya, manalangin ka ngayon, nasaan ka man, ibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. At kung kayo naman ay nananampalataya na dati na ninyong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo pero hindi pa rin tayo patuloy na nakapagtatapat ng buo, itong pagkakataon, napiliin nating patuloy ang ating Panginoong Jesucristo at humingi tayo ng lakas sa Kanya upang tayo makasunod. Magawa natin ang Kanyang kagustuhan. Nawa po'y na-bless kayo sa ating 3 points, controversy, church, and choice. Let's make that decision to be on the winning side, to be on the side of Jesus Christ. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Muli pong ipinaalala sa amin nang aming Panginoong Jesucristo, kayo po, mahal na Diyos, ay nagtagumpay. Nagtagumpay, nagtatagumpay, at patuloy pong magtatagumpay. O mahal na Diyos, wala po kaming dapat ikabahala. Sapagkat kung kami mananampalataya sa inyo, ang tagumpay ninyo ay tagumpay na rin namin. O Lord, tulungan niyo po kami na sa aming patuloy na pamumuhay sa buhay na ito, patuloy kaming tumingin sa inyo. Sa pangapanahong kami nagkakasala, bumabagsak, nanghihina sa aming pananampalataya sa inyo, tulungan niyo po kami, mahal na Diyos, na patuloy tumingin sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na ang aming pagmamahal ay ma-express namin sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyong mga alituntunin, sa inyong mga naisin, manatili kami sa inyong presensya sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. At sa oras na ito, mahal na Diyos, nilalapit ko pong aking mga kaibigan, mga kapatid. Inawa po, sama-sama kaming patuloy na ipasakop pang patuloy ang buong puso namin sa inyo. Sa mga kaibigan naman po namin hindi pa tumatanggap sa inyo, tulungan niyo po sila magdesisyon ngayon na ibigay ang kanilang buhay sa inyo sapagkat walang imposible sa inyo at dahil sa inyong dakilang pag-ibig, nawa po ng aming mga puso'y mabuksan at mahalin din namin kayo ng lubusan. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa paalala. Kayo po ang dapat naming maging ang konsentrasyon ng aming pag-iisipan at ng aming mga puso at lagi kaming tumingin sa inyo. Salamat po sa inyong pagtatagumpay na inyong ipinagkakaloob sa amin kung kami mananampalataya. Maraming salamat po. Patawarin kami sa iyong makasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo at patuloy po namin kayong inaniyan na i-share ang pag-aaral nito. I-share din nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Nawa po'y makinabang sila. At hindi lamang po yun, patuloy rin po na tayo magpanalanginan sa isa't isa. Patuloy tayong manghawak sa pagtatagumpay ng ating Panginoon sa Kristo. Naniyan ko po kayo sa iba pa po mga programa natin. Samahan niyo po kaming patuloy at sama-sama tayong lumago sa pagkakilala at sa pagmamahal sa Kanya. Purihin ang ating mahal na Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.